ang santo entiero, ang rebulto ng yumaong si Hesukristo. May tatlo nito sa bayan ng Gainza sa Camarines Sur na di umano milagroso, nakakapagpagaling daw ng mga sakit. Buhay na buhay pa rin sa mga taga Gainza sa Camarines Sur ang tradisyon nila tuwing Huwebes Santo. Kapanugan ni Hesukristo kagurang nasasagot pa, amak bituin na pinagnan po kami sa lagi po kami sa taga ng pagpapaligo sa kanilang mga santo entyero o yung imahe ng patay na si Hesukristo. Sa mga imaheng ito, tatlong hinulid. Sa pangalan ng Diyos, sa mabitibis na pinagigis, sa apidis, panagis, ang pagigis, ang pagkanda. Kok santo soknat, kok santo tadhasa, kok santo mitbako, kok santo ilim, aliyah, aliyah, aliyah. Miseria to segundo, santa ilim, ang arbangin, ang san Miguel, san Gabriel, santo. Umpisa sa ulo, matawa. Sa disipulos kasi yung inugasan ni Hesukristo no, paalam. Ito ang paligo talaga. Na ipinanligo sa tatlong hinulid na galing sa balon, ipinapahid sa katawan at iniinom ng mga deboto sa paniniwalang may hatid ito. Milagro? Nagtutugod po ako talaga. Naghimala sindang tuloy. Pero ng doktor ang pigagyan ko, nakadamot akong gastos for sindang bulan po. Itong mga magulang ko, tagang mga gadaanan si Dua, si Ama ko sa kasina, doon man nagtutugod. Habang ang bulak naman na ginamit sa paglilinis ng mga ribulto, inilalagay sa balde na may tubig. Ang tubig na pinagbabara ng bulak, ginagawa naman nilang holy water. Lahat po na pumupunta dito sa amin, libre. Hindi kami humihingi. Sa kapilyang ito sa barangay Kagbunga, nakalagak ang tatlong life-sized na mga imahen. Ang pinakamalaki, ang imahe ng Diyos Ama na may hawak pang figurine ng tupa. Naroon din ang imahe ng ina na may hawak namang ibon. At ang Diyos Anak na siyang bukod tanging nakadilat. Ang nagsisilbi nilang tagapag-alaga, si Nanay Toyang, na saksi kung paanong ang tatlong hinulid nagkakaroon di mano ng sariling buhay. Pag nagalit yun, Diyos ko! Inatake ako sa highland. Nagagalit kasi sa akin kasi hindi daw ako sumusunod sa utos. Isa sa taunang nagpupunta sa pagpapaligo sa tatlong hinulid, si Nanay Rosita, na dahil daw sa pagpahid ng tubig na ginagawa niyang langis, gumaling ang kanyang goiter. Sana ka, huwag mo naman ibalik yung goiter ko. Kukuha ako ng dahon, ang langis, yung inaalagay ko, tinatapal ko. Wala na yung aking goiter. Pero hindi lang daw mga sakit ang kayang tugunan ng tatlong hinulid, pati na problema sa love life. Nung una nalaman ko, mayroon po siya ibang nililigawan. Yung pangatlo ho, di din po kami nagtagal. Yung pang-apat po, babaero din. Na-trauma po talaga ako. Sinumpa-sumpa ko talaga yung mga lalaki. Sabi ko, pare-pareho lang sila. Sa una lang masaya. Tapos pag nakakita pa ng iba, papalitan din. Si Rosly, iniinom pa ang ipinampapaligo sa tatlong hinulid.
nagpasalamat ako sa tatlong hinulid kasi binigay niya sa akin ngayong naging asawa ko. Napapayak na lang ho ako kasi di ko po akalain. Ngayon, apat na po yung unit namin ng video ko. Mayroon na po kaming sariling lupa. Nakakuha na po ako ng sarili naming bahay. Ayon sa Pangulo ng Samahang Kagbunga de Barangay Pintuan ng Langit na si Tatay Clemente, na nagpakilala rin kamag-anak ng sinaunang may-ari ng mga imahen na si Mamang Ayong, may kwentong bayan na nakadikit sa pinanggalingan ng mga entyero. Ako ang tatlong santo ikin ni Mamang Ayong. Nang 15 century, dumating ang lakas na bagyo. Sa kahatian ng gabi, pinising siya ng isang tini. Ang sabi sa kanya na kayong bumising ka, pumunta ka sa ilog. Iyan ang unang nakuha ni Mamang Ayong ang Diyos Ama. Sa pangalawang taon na naman, pagbagyo uli, ang nakuha niya na ang Diyos Ama. Sa pangatlo, ang Diyos Ama. Ipinaalam daw ito ni Mamang Ayong sa mga praile o mga pare noon. Nagalit noon ang mga praile at pinakuha siya sa mga sundalo at pinahirapan. Siya'y gumawa ng cross na kawayan na linagyan ng buwangin at pinapasan sa kanya mula dito hanggang dyan sa sitro ng naga. Pumasok sila sa tatlong simbahan. Umuwi si Mamang Ayong sa kanya. Doon sa mga tao, isinabi niya, tandaan ninyo, lahat na pinasok yung simbahan na yan, masusunod na. Ganun po ang nangyari sa tatlong simbahan. At bago pa raw nagka-pandemya, nagbigay na raw ang Espiritu Santo ng babala sa tinatawag nilang Divino sa pangalawang pangulo ng pangkat na si Maria Elsa sa pamagitan ng panaginip. Mabigat yung dibdib ko, palaging masakit ang ulo ko. Nagpapakita na po yan sa akin yung tatlo. Sa pagtulog ko, kailangan daw maiporsisyon sa tubig itong tatlong hinulid. Ipinaalam po namin sa barangay, hindi po napayagan. Dahil bigo sa plano sanang prosesyon itong mahal na araw. Ang grupo nagsagawa na lang ng pagtitipon na kung kanilang tawagin, pandasan. Espesyal na selebrasyon na isinasagawa lang nila tuwing kabilugan ng buwan. Pero sa kalagitnaan ng ritual, di mano, may bigla raw sinaniban. Gusto ninyong malaman ang katotohanan. Sana matanungaan ang lahat ng tao ang bagay na nangyari sa mundo. Hindi niyo alam, hindi pa ito maraton na daan sa mundo. Iyon po ang siya may material pa, yun po niya ang picture niya. Si espiritu niya po ito, naglaog sa persona ni Tabadong. Araw o gabi, ang sino man na hindi maniwala, diyan kayo papapahamak. Tandaan ninyo ang panahon na ito, maringis na. Marami nang dumadaan na kaguluhan. Hindi natin kilala ang Panginoon. Kung sinong Panginoon ang dapat kilalanin. Maya-maya pa, nahimasmasan na siya. Paiba-iba ang ating perception, ang kapangyarihan ng reliyon. Kung nasa magandang buhay mo, wala kang problema, wala kang survival problem, I don't think maghahanap ka ng himala. Pero pag naghihirap ka at wala kang nakikitang pamahalaan na tumutulong sa'yo, o kaya'y wala kang nakikitang pag-asa at gagawa ka ng paraan para makita mo kung anong sinasabi sa'yo ng isang divine being. Since untreated yung water, possible na may mga bacteria yung water na yon. So ibig sabihin, hindi siya ligtas inumin. Kapag madumi yung tubig, magtatae yung isang tao. Sumusunod na rin yung mga severe diarrhea. Yung Santo Entierro, yung origin talaga niya sa panahon ng medieval ages. Kaya ang simbolo nitong Santo Entierro na to ay patay na Kristo. Kaya lang, pangkaraniwan, isa lang ang pinoprosesyon. Ngayon, kung payag si Paris Priest na tatlo ay prosesyon niyo, walang problema rin. Yung pagiging milagro niyan, depende yan sa namamanata at nananampalataya. Pero wala pa akong alam sa Pilipinas na isang Santo Entierro na sinabi ng simbahan milagroso to. Ang nagsasabi nun yung community. Sa pangalan ng Diyos, sa mabitir Diyos, na bilang Diyos, ako Diyos, para Diyos, ang Diyos. Yung mga milagro, plus factor na yun sa pananampalataya. Hindi ka nanampalataya dahil dun lang. Milagroso man o hindi ang mga entierro, para sa mga naniniwala, ang Pasko ng pagkabuhay, magandang pagkakataon para buhayin ang ating pananampalataya kay Kristo na nagsakripisyo para tubusin ang kasalanan ng sanlibutan.
Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.